Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa isa na namang video ng Payo ng Abogado. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa pag-aapelido ng illegitimate child. Tanong, sino ang may karapatang pumili ng apelido ng ilegitimong anak? Ang nanay ba ang dapat pumili? Ang tatay ba ang dapat pumili? Ang ilehitimong anak ba ang dapat pumili? Ito ang kaso. Si Grace at si Patricio ay nagsama bilang mag-asawa. Pero si Patricio ay kasal na sa ibang babae. Sa pagsasama nila Grace at Patricio ay nagkaanak sila ng dalawang lalaki. Hindi kinilala ni Patricio ang kanyang dalawang anak sa birth certificates. Ang pagsasama nila Grace at Patricio ay hindi na naging maayos. Umalis si Grace kasama ang dalawang anak, pumunta sa United States. Nagsampa naman ang kaso si Patricio sa korte. Hinihiling ni Patricio na maisunod sa kanyang apelyido ang dalawang bata. Inilakip ni Patricio ang notaryadong dokumento na kung saan ay kinikilala na niya ang dalawang bata na kanyang anak. Nagdesisyon ang Regional Trial Court o RTC pabor kay Patricio. Inutusan ng RTC ang opisina ng City Registrar ng Makati na ilagay ang apelidong Antonio sa birth certificates ng dalawang bata. Ang grande na apelido ay gawing Antonio. Si Antonio kasi ang tatay. Nag-apila si Grace sa Court of Appeals, ngunit siya ay natalo pa rin. Ipinalalagay ang apelidong Antonio sa birth certificates ng mga bata. Sabi ng Court of Appeals, ang epekto ng ginawang pagkilala ni Antonio sa dalawang bata na kanyang mga anak ay magiging Antonio na ang dadaling apelido ng mga bata. Ito ay para sa best interest ng mga bata. Nag-apila ulit si Grace dahil ayaw niya na maging Antonio ang apelido ng kanyang dalawang anak. Issue. Mayroon bang basihan para ipag-utos ng mababang korte na isunod ang apelido ng mga bata sa kanilang tatay? Desisyon. Sabi ng Korte Suprema ay walang basihan. Ang sabi ng Family Code Article 176 ay illegitimate children shall use the surname and shall be under the parental authority of their mother. Sinabi pa ng Korte Suprema na ang mga ilehitimong anak ang may karapatan na magdesisyon kung gusto nila gamitin ang apelido ng tatay o hindi. Ang tatay o nanay ay hindi binigyan ng karapatan na idikta ang apelido nila sa kanilang anak. Nireject din ng Korte Suprema ang paniniwala na ang paggamit ng apelido ng tatay ay para sa best interest ng bata. Sa kaso ng Calderon versus Republic ay sinabi ng mababang korte at pinatiga naman ng Korte Suprema na ang pagsunod sa apelido ng stepfather ay tama. Makabubuti ito sa interes ng bata na ang kanyang apelido ay katulad sa kanyang stepfather dahil siya naman ang nag-aruga. Sinabi pa ng Korte Suprema na ang hustisya ay pinapayagan. Ang bawat tao na gamitin ang pagkakataon na maitaas nila ang kanilang katayuan sa lipunan basta hindi makakaperwisyo sa interes ng Estado at ng ibang tao. Kung kaya, ipinag-utos ng Korte Suprema na ibalik sa RTC, Branch 8 Aparigagayan, ang kaso para sa nag-iisang layunin na alamin ang apelido na pipiliin ng dalawang anak. Sana po ay marami kayong matutunan sa video na ito. Kung sa tingin ninyo ay nakatutulong ang Payo ng Abogado, mag-like, share, at subscribe na po kayo upang marami ang matuto sa batas. Salamat po!